Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar, para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungiro. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos, para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas at karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ating alamin part 2, mga bloodlines gamit ng mga big time breeders. Ayan mga kasabong. So, kailangan kong i-reveal sa inyo kung ano yung mga bloodlines ng mga big time breeders. Kasi nga po, binibinta na po nila yan ngayon. At saka madali na po nating mabili. Dahil nga, sa World Game Fowl Expo, nandyan na po sila yan. So, mamili po kayo ng mga bloodlines na yung naayon po sa gusto ninyo, or makopya nyo po yung mga bloodlines na mga nagpapanalo. Kasi nga po, sila po yun sa Pilipinas po, sila po yung mga big time breeders na palagi po silang nagcha-champion sa kanilang mga manok. So yan, kailangan nating malaman ang bloodlines nila. So, ito na po ang mga big time breeders natin at saka yung mga manok nila. So unahin natin si Engineer Sonny Lagon. Ayan, so Blue Blade Game Farm. So ang bloodline niya ay Bruce Barnett Sweaters. So sa sweaters niya, ang gusto niya is 3-port na sweater and 1-port sa other blood. Ayan, so yung mga crosses naman niya ay sweater Gilmore, sweater Kelso, sweater Reggio, or Kelso cross po sa yellow-legged hatch. Yan po si Engineer Sonny Lagon. So dako naman tayo sa isang big time breeders na nagpapanalo rin, si Raymond Jose Burgos. So PBRB Game Farm. So ang kanyang bloodlines po, nag-started po siya sa mga Ray Alexander line. Yan. And then sa Carol ni Smith na mga sweaters. So ito yung mga crosses din po niya. Mayroon siyang white leg Kelso or yellow leg Kelso, cross po niya sa sweaters. Kasi nga po, sabi niya, grabe ang gameness niya at saka mataas po mag-break. Yun po ang sabi niya. And then meron din po siyang sweater times Doc Robinson. Or Kelso, cross niya sa sweaters kay James Campbell. Ayan po. So punta naman po tayo kay Bibotoy ng Davao City. So si Bibotoy po, 2013 WEC champion yan. So yung ginamit niya na manok, Milsim Gray, cross niya dun sa sweaters. So may lumabas na yellow leg na gray, yun po ang ginamit niya. So nag-champion siya doon. Maraming imported po si Mr. Bibotoy. So mayroon siya mga Milsim hats. So marami. Ayan. So dako naman po tayo sa isang breeders natin na si Jinjin Arayata. So mga kasabong, noong unang panahon po, pagka nakita natin yung mga bulik, ay talagang sa paningin po natin ay talagang tsukstugo na, or talagang mga manok na akala mo'y wala sa listahan po ng mga kampyon. So noong dumating po ito si Jinjin Arayata, yung kanyang bulik po, yung mga English dome po niya, akrinos po niya sa Cheryl Pinihats. Yan. So nagbigay po sa kanya ng maraming kampyonato hanggang ngayon. Yung mga bulik po, nandyan pa rin yan hanggang ngayon. Ayan po si Jinjin Arayata. So dako naman tayo sa isang breeders na si Dr. Rooney Magbalon po. So RGM Game Farm. So ang kanyang
bloodlines naman na hawak, ito po yung bulik, no? So, ang sabi niya, mga accurate cutters din po ito, mga smart fighters, and din mga high flyers po. Yun, bulik. So, ang bulik, cross po niya sa kilso, din ang bulik, cross niya sa hatch, din ang bulik niya, cross din po niya sa sweater. Yan po si Doc Rooney Magbalon. Yun po ang signature niya, yung bulik din. Ayan. So, dako naman tayo sa isang big time breeders din na si Mike Dicina po. Ayan. MGD Palawan Gold Game Farm. Ayan. Yung signature lines po niya ay Palawan Gold, i-cross po niya sa Gabilan Hatch. Ayan po. Nagbigay din po ng maraming kampiyonato sa kanya. So, dako naman tayo kay late Juancho Aguirre, no? Famous po ito siya sa kanyang Limon Guapo at saka yung mga Halsey Gray. Ayan, marami din siya mga breeders, breeding, pero dito siya nag-famous. Ayan, Halsey Gray at saka sa Limon Guapo. Yan po si Mayor Juancho Aguirre. The late Mayor Juancho Aguirre, yan. So, punta naman po tayo sa isang big-time breeders na ang dami ring nakuhang kampiyonato nito. Nagamit po niya yung kanyang tutuwa na sweaters. Famous po siya dyan. So, daming kampiyonato. Si Nini Abilio, ayan. So, yung sweaters na cross niyan niya sa Hatch, sa mga Gilmores, mga Kilso, ayan po. Ayan po si Nini Abilio. Ayan. So, dako naman po tayo sa ating Amerikanong si Paul Ronol Morris, no? Boston Roundhead man po iyan siya. Gusto talaga niya yung mga Boston. So, yung Boston niya, cross niya dun sa Billy Robol Hatch. And then yung Boston niya, krinos po niya doon sa White Hackle. Ayan. So, ang lisira, may lisira roundhead siya na cup, cross niya sa Boston roundhead and then para magtaas po, mag-high station po. Yan ang sabi niya. So, pag ang kulay naman po ng labas ay dark side, so parang mukhang albani. Pagka light side naman po, yun, parang sweater din po ang mukha ng kanyang Boston roundhead. Yan po si Paul Ronol Morris. Ayan. So, dako naman po tayo sa ating isang breeders na originator po ito ng Boston Roundhead, no? Si John Harwood po. So, yung Boston Roundhead niya, cross din po sa Brown Red. So, ito po yung tinatawag nila na mga Sanford Hatch. Kung karinig kayo na may mga Sanford Hatch, yun po, cross po yan ng Boston Roundhead, cross po ng Brown Red, ayan po. So, Boston Roundhead, cross din po ng McLean, so, yan po ang tinatawag na yellow-legged hatch, dyan po pala galing, no? So, Boston Roundhead, cross sa McLean, so, magiging palang yellow-legged hatch, ayan. Ayan mga kasabong, ito yung mga big time breeders. Ito yung mga bloodlines po nila na sanay gagayahin po ninyo para at least hindi po kayo mawala. Kasi nga po, napakahaba po ng proseso ng pagbe-breeding. So kailangan natin silang kopyahin para mabilis. Hindi tayo nawawala. At least naman po mga kasabong, yung mga manok na yan po ay talagang binibintan nila po yan sa World Game Fowl Expo. At saka hindi naman kamahalan. So, kung gusto nyo mag-breeding, ayan po, gayahin ninyo yan. So, ating alamin, no? Part 2, bloodlines gamit ng mga big time breeders. Ayan mga kasabong, sana po ay mag-like,
share and subscribe kayo para updated po kayo sa ating mga videos at mabigyan po kayo ng mga tips, mga idea at karunungan po tungkol sa sabong. Dahil dito sa YouTube channel natin, lamang ang may diskarte at alam. Maraming salamat po.